Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua. Para sa akin bilang isang public historian, sa usaping pangkasaysayan sa Pilipinas, ano ba ang malaking kabalintunaan? May mga nagsasabi na ang human rights o karapatang pantao ay kinopya lamang natin mula sa kanluran, na walang konsepto ng human rights ang mga Pilipino. Nakakabit sa isyu na ito ang pagkakaroon ng tendensiya, hindi lamang ng mga Pilipino, subalit maging ng iba pang mga mamamayan sa Southeast Asia, na kumiling sa mga malalakas na pinuno. At ang ibig sabihin daw ng malakas na pinuno ay otokratiko, diktador, o yung kagustuhan lamang niya ang nasusunod. Hindi demokratiko at pwede niyang isawalang bahala ang human rights. May nagsasabi na kailangan ito dahil matigas raw ang ulo ng mga Pilipino. Subalit, may nagsasabi rin na gusto lang daw sumunod sa utos ng mga Pilipino. Medyo magulo. Kung tutusin, ang malaking kabalintunaan ay hindi talaga purong kasinungalingan. Nakabatay ito sa ilang katotohanang nakikita natin sa ating paligid. Hindi ba't kay sa individual rights o karapatan ng bawat isang tao ang mas pinahalagahan ng mga Asyano? Ay mas pinahalagahan nila ang higit na kabutihan ng lahat? Gayon din, hindi ba't ilang beses na sinuportahan ng mga Pilipino ang mga autokratikong pinuno? Kung tutusin, matapos na ipataw ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong 1972, hindi ba? Hindi naman agad naghimagsik ang nakararami? Tila naniwala sila na ito naman ay para sa kabutihan ng lahat. Sa kabila ng libu-libong pinahirapan at napatay sa kamay ng mga puwersa ng Estado at iba pang mga kalabisan tulad ng pandarambong na naitala pa sa Guinness Book of Records, 14 na taon pa bago nagkaroon ng people power at yun ay nang bumagsak ng ekonomiya at nagtaas na ang presyo ng mga bilihin. Hindi naging ganap na issue sa maraming Pilipino ang kinasadlakan ng mga human rights violations victims. Hanggang sa ngayon, tumatanggap ng suporta mula sa bayan ang mga pinunong nagpapakilala ng kalakasan at tendensiyang otokratiko. Sa katunayan, ito ang hinihingi ng marami. Ngunit, hindi totoo na wala tayong konsepto mula sa Pilipinas ng human rights. Meron. At mauugat natin ito sa kung paano ba natin dapat ituring ang ibang tao ayon sa ating kultura. Ayon kay Dr. Carmen Peñalosa ng Miriam College, may itinuturing tayong 3 uri ng nilalang. Una ay ang tao. Tayo. Sentral sa pagiging tao ang pagkakaroon ng kaginhawaan. Mula sa salitang ginhawa na ang kahulugan ayon sa pag-aaral ng historiador na si Seyo Salazar ay mabuting pakiramdam, magandang kalusugan, komportableng buhay o katiwasayan ng isip. Pangalawang uri ng ilinilalang ay ang mga hayop at halaman na nagbibigay ng ginhawa sa tao sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. At ang pangatlong uri ay ang aswang na siyang di umano ay nagtatanggal ng kaginhawaan sa tao. Sa makatwid, kung ikaw ay tao, ay dapat na itrato ka o ituring bilang isang tao. At para sa isang tao, ang dapat, yan ay pinagmulan ng salitang karapatan, ay ang pagkakaroon ng tao ng ginhawa. Sa tamang pagtrato sa'yo, dumadaloy ang ginhawa. Makikita rin ang konsepto ng karapatang pantao sa ating konsepto ng kapwa na walang katumbas na salita sa Ingles. Ibig sabihin ng kapwa ay nakikita natin ang sarili natin sa ibang tao. Sa makatwid, kung nakikipagkapwa tao ang nakararami, hindi ba't iginagalang nating lahat ang dapat na pagtrato sa ibang tao, sa kapamilya mo, sa kaibigan, at sa buong lipunan, sa pangkalahatan. Sapagkat kung lahat ay nakikipagkapwa tao,
at nagbibigayan bilang magkakapatid, hindi ba't giginhawa ang buong bayan? Kung gayon, walang kontradiksyon sa karapatang pantao, pagiging malaya at kabutihan ng lahat. May isang sikat na vlogger ang nagsabi, "Do we really need freedom or do we need discipline?" Sobra-sobra na raw ang kalayaan ng tao na gawin ang lahat ng ibig niya. Kaya kailangang isuko na ng bayan ang kanyang kalayaan sa ating leader. Disiplina na lang daw ang kailangan. Ngunit, ito ay pagbabuluktot sa diwa ng kalayaan. Ang kalayaan ay hindi ang kalayaang gawin ng lahat, sapagkat ayon sa mga sulatin ng bayaning General Emilio Jacinto, sa adhikain ng kalayaan na pagkakaisa ang mga tao at kinalilimutan ng bawat isa ang pansariling pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Nagiging malaya ang lahat dahil gumagawa ang bawat isa ng mabuti sa makatuwid disiplina. Ang pagsasabi na nakasasama ang kalayaan ay pagyurak sa diwang ipinaglaban ng mga bayani. Kahiya-hiya. Ang disiplina ay kaakibat ng kalayaan, hindi kalaban nito. Hindi dapat isakripisyo ang kalayaan para lamang sa disiplina. Magkasama dapat ito. Sapagkat ang pagrespeto sa batas at ang pagrespeto sa karapatan ng iba ay tunay na pag-ibig sa bayan at sa kapwa. Which brings me to my next point. Sa sikolohiya ng mga sinaunang Pilipino, ang pagiging mabuti ay konektado sa pagkakaroon ng matuwid na kaluluwa na naka-align sa langit. Sa paniniwala ng mga Pilipino, konektado ang kaluluwa sa ginhawa. Dapat mabuti ang iyong kalooban at matuwid ang kaluluwa upang tunay na guminhawa. Kaya sa katipunan, bago ka lumaban, kailangan mo ng pag-aralan mo ang kartilya ni Jacinto na siyang nagtuturo ng tamang asal at pakikipagkapwa. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Sa makatuwid, ang pagiging mabuti o matuwid, ang pinagmulan ng salitang katwiran na kapwa may uugnay natin sa pagkakaroon ng tamang pag-iisip at maging sa konsepto ng katarungan na, by the way, ay isang mas bagong term sa Filipino na galing sa salitang Bisaya na tarong na ang kahulugan ay matuwid rin. Sa mga sulatin ni National Artist Virgilio S. Almario, ipinapaliwanag niya na ang makatang si Francisco Balagtas ay isang bayani sapagkat ang mga konseptong ipinunla niya sa Florante at Laura ang siyang dinala ng mga bayaning nagluwal sa ating pagkabansa. Sa Florante, isinulat ni Balagtas ang nangyayari sa pagkatalo nung tinatawag na Santong Katwiran. Ang magandang asal ay pinupukol sa laot ng dagat ng Kutyat Linggatong. Balang magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaon. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhan ang siyang nangyayaring hari. Kagalingan bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusat bigati. Sa pagkatalo ng katwiran, ang kataksilan ng hari at pinapalakpakan. Ang mabuting gawa, ikinakahiya at pinarurusahan. Hindi ba't ito ang nangyayari sa panahon ng abuso sa karapatang pantao? At kung may human rights, ipinapakita rin ng ating mga bayani na may
human wrongs. Ano ang maling ginagawa sa isang tao? Sa isang tula na ipinapalagay na kay Pangulong Andres Bonifacio, ito raw ang ginagawa noon ng Madre Espanya sa mga dumadaing sa mga problema ng lipunan. Gapusing mahigpit, kaming lumuluhog. Lamugin sa sikad, kulata at suntok. Makinahit ibitin na gaya ng hayop, ito bagay na ang iyong pag-irog. Ipabilanggo at saka sa dagat itapon. Barilin, lasunin, patayin sa gutom. Sa aming Tagalog, ito bagay ampon ng inang magiliw sa lahat ng kampon. Malinaw na ipinakita ni Bonifacio ang tinutukoy ni Balagtas na pagkawala ng santong katwiran at ang hindi dapat na gawin sa isang kapwa-tao. Ngunit, bakit pinapayagan ng maraming kababayan natin ang karahasan laban sa kapwa? Bakit marahas na rin tayo sa pagtrato ng ating kapwa sa social media? Dahil hindi lamang tayo naniniwala sa kanila. Sapagkat binigyan tayo ng ideya na dapat na ituring natin na aswang imbis na tao ang mga taong kalaban natin o ang kapwa na kalaban natin. Kailangang ituring kang aswang upang tanggalan ka ng ginhawa. Hindi na tao ang tingin sa iyo. Ito ang ginagawa noon at ngayon sa mga kritiko ng pamahalaan at gayon din sa mga adik na kung tutusin mas kailangan ng ating tulong upang mapagbago. Ngunit, hindi ba marahas din ang ating mga ninuno na bagani o mga ngayaw? Hindi ba marahas din ang tawag ng katipunan sa kanilang sarili? Kailangan ng konteksto. Sa panahon ng ating mga ninuno, totoong may karahasan ang pangangayaw o pangungubat ng ating mga ninuno sa kanilang mga kalaban. Pinupugutan nga nila ng ulo ang kanilang mga kalaban upang kunin ang gahom o kapangyarihan ng mga ito at iuwi bilang dangal ng bayan. Subalit kahit sa kanilang sinaunang sistema, may dinadaanan itong mga ritual. Kailangang makatwira ng dahilan ng pangungubat. Sa mga katipon naman, panahon niyon ng himagsikan, karahasan ang sagot sa 333 taon ng kolonyalismo. Sa kanilang kaisipan, marahas sila sa kalaban ng kalayaan at sa mga sumusuporta dito. Ngunit, kahit nga si Andres Bonifacio ay may konsepto ng demokrasya na nagmula sa Pilipino, tinawag niya ang unang pamahalang mapanghimagsik na Haring Bayan. Sa makatwid, ang bayan ang hari. Na kung tutusin ay katumbas ng kapangyarihang bayan, people power, demos kratos, demokrasya. May proseso at konteksto ang karahasan ng mga nauna sa atin. Ang konteksto natin sa kasalukuyan ay mayroon tayong mga batas. Mayroon na tayong mga proseso. Mayroon na tayong estado na dapat nagpapadaloy ng proseso. Yun ang dapat na magtatakda kung ang isang tao ay dapat tanggalan ng kalayaan o ginhawa. Ngunit, bakit tayo narito? Sa kabila ng people power noong 1986, kung saan pinakita natin mga Pilipino ang pagmamahal natin sa demokrasya at karapatang pantao, tila ngayon, isinusuka na ang mga ito ng marami. Bakit ganito na tayong mag-isip? Kailangan nating aminin na matapos ang himagsikan ng bayan, may ilan sa ating mga leader, pambansa man o lokal, ang nakita natin na inabuso para sa sarili nilang kapakinabangan ang ating electoral system, ang ating justice system, ang ating political system. Kumbaga, nanaigang elite democracy. Demokrasya nga, pero ilan lamang ang nananaigang interes. Interes lamang ng ilan ang nananaig. Sa kabila ng pagtatangka ng iba na maging mabuting mga pinuno para sa marami, nakita nila na imbes na kapangyarihang bayan ay ginagamit upang pagsilbihan ng bayan, nagiging kapangyarihan ng may pera
at nagsisilbi lamang sa interes ng ilan. Imbes na ang kalayaan at demokrasya ay magbunsod sa kaginhawaan ng lahat, nagbunsod ito sa kaginhawaan ng iilan lamang. Hindi ganito ang tunay na demokrasya. Tulad ng ipinakita ng ating mga bayani, ang kapangyarihang bayan o haring bayan ang pagtataguyod ng kung ano ang dapat para sa tao. Ang dapat yung nagdudulot ng kaginhawaan. Subalit, nangyayari lamang ito kung gagawin natin ang ating bahagi. Ang lakas rin kasi ng pamana ng diktadura sa mga Pilipino. Ang sentralisasyon ng kapangyarihan, imbis na sa mamamayan ito, ay nasa iisang tao. Pinamalas ni Pangulong Marcos na tulad daw ng sinaunang dato, siya lamang ang nagpapamudmud ng ginhawa at siya rin ang pwedeng magpatigil ng pagdaloy ng ginhawa. Tunay na may tendensiya ang mga Pilipino na sumandig sa mga malalakas na pinuno. Subalit, kailangang liwanagin na hindi ibig sabihin na malakas na pinuno o pamuno ang dato ay otokratiko o yung pamumuno lamang ng iisang tao. Sapagkat sa sinaunang bayan, ang dato ay may mga tagapayo. At ang dato ang pinakamagaling na bagani. Ano nga ba ang bagani? Ang bagani ang sinaunang mandirigma sa ating mga ninuno. Ngunit, ayon sa mga eksperto ng wika, ang bagani ay nagmula sa salitang Tagalog na bayani, bahasa Malay na berani, at Austronesian o Javanese na wani. Sa makatwid, ito ay nasa wika na ng ating mga ninuno na pinagmulan. Ang ibig sabihin ng wani ay tumutulong sa kapwa ng walang inaasahang kapalit at ginagamit ang kakayahan upang ayusin ang kabuuan o ang lipunan. Kaya ang tawag natin sa government employee ay kawani. Kawani ng pamahalaan. Kaiba sa hero ng kanluran na extraordinaryo at may persona, ayon kay Seyus Salazar, hindi mayabang ang bayani sa Pilipinas. Siya ay may kababaang loob. At laging kasama niya, hindi siya angat, kasama niya ang bayan. At laging nakatuon siya sa pagsusulong ng interes ng mga kasama. Kung ganito ang bagani at ang dato ang pinakamagaling o batikan, kasi maraming batik o tato na bagani, sa makatwid, ang dato ay hindi nagpapakasasa sa pagpapaibayo ng sariling interes, kundi iniaalay ang sarili sa paglilingkod sa kapwa. Hindi rin totoong otomatikong ang mga anak ng dato ang nagiging susunod na dato, bagamat ito ang kadalasang nangyayari. Ngunit nararapat patunayan muna ng hahalili na mayroon siyang kausayan, magaling siya sa sandata at pamumuno. Kung hindi na nais ng bayan ng dato o ang kanyang angkan, hahamunin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng sandata. Kaya sa diwa nito, oo nga't pinapayagan ng bayan at hinahalal pa nga ang mga dinastiyang politikal. Ngunit, ito ay habang nakikita pa ng bayan na nagsisilbi pa sila para sa interes ng nakararami. Ang dato ang nagpapadaloy ng ginhawa ng bayan. Bagamat siyang may-ari ng mga lupa at ng mga bangka, hinahayaan niyang ito ay pakinabangan ng bayan. Ito ang papel ng Estado sa kasalukuyang panahon. At upang magkaroon ng tunay na kaginhawaan ng bayan, kailangan hindi maging durobo. Durobo? Bagkus magkaroon ng katwiran at mabuting kalooban ang ating mga pinuno. Ngunit,
huwag kayong magkamali. Hindi natin pinapakulugan dito na hindi dapat sugpuin ang kriminalidad. Ayon nga sa dakilang bayani na si Apolinario Mabini, kapag ang kapwa mo tao ay pinagtatangka ang lipulin ang iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mo namang ibuwal at lipulin siya. Ngunit kayo, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang ibuwal? Patayin? Abogado si Mabini. Naniniwala siya sa proseso ng batas. Kailangang makatwiran. Muli, ang pagkakaroon ng strong leader ay hindi nangangahulugan diktadura, kundi ang paggamit ng malakas na kapangyarihan sa tama at nararapat. Ang proteksyonan ang dapat na kaginhawaan, ergo, ang karapatan ng mamamayan. Paano kaya natin matutugunan ang malaking kabalintunaan na kailangan natin ng autokratikong maladiktador na leader at hindi natin kailangan ng karapatang pantao at kalayaan? Tulad ng nabanggit, ang malaking kabalintunaan ay nagmula rin naman sa ilang katotohanan. Hindi dapat natin sisihin ang bayan kung naging walang silbi ang tingin nila ukol sa demokrasya at karapatang pantao. Ito ay produkto ng kanilang mga nakita at naranasan matapos maibalik sa atin ang demokrasya. May narinig ako na nagbibigay daw ng voters education to make our voters smarter raw. Humaalingasaw ang elitismo ng ilan sa atin kahit na maganda ang ating hangarin. Hindi nakatutulong na insultuhin ng bayan sa kanilang paniniwala. Hindi nakatutulong na sila ay tawaging bobotante o ignorante. Inuulit ko, ang kanilang mga pananaw ay produkto ng historical na karanasan. Hindi elitismo ang dapat na sagot. Yun bang ang tingin lang natin sa demokrasya ang tama? Ang dapat na sagot natin ay ipakita natin ang tunay na demokrasya, na ang kahulugan ay isang tunay na talastasang bayan na naiintindihan ng mamamayan. Pakinggan natin ang kanilang mga pananaw at patuloy natin silang i-engage ng may paggalang at pakikipagkapwa. Pag-usapan ang kahulugan ng demokrasya. Ngunit dapat ito ay may saysay o magkasaysay sa kanila. Sa makatwid, kulang ang diskurso ng pagpapakita lang na kailangan natin ng demokrasya at karapatang pantao. Kailangang dalhin natin ang usapin sa kung papaanong ang paggalang sa karapatang pantao, demokrasya at kalayaan ay dapat magdulot ng kaginhawaan. Nagsisimula ito sa tunay na desentralisasyon. Ang gamitin ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang mga kapangyarihan na mula sa local government code upang hindi na umasa ng todo sa pambansang leader lamang at gamitin ang kanilang autonomy sa pagpapaunlad ng sariling mga lalawigan at lokalidad. Ang mga hakbang na ito ay hindi madali. Malaki ang gawain. Hindi man tayo magwagi ngayon, kailangan nating magpunla para sa darating na panahon ng pagsibol ng kalayaan at kaginhawaan sa bayan. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kailangan lang nating magsimula sa ating kalooban. Hindi man tayo perpekto. Magsisimula tayo sa pag-ibig sa bayan, sa makatwid, pagrespeto sa kakayahan ng kapwa nating Pilipino na maiintindihan tayo. Sapagkat kung tayo mismo ay hindi natin nirerespeto ang kapwa natin at ang kanyang kakayahan at karapatan, ang Bill of Rights o ang katipunan ng mga karapatan at ang saligang batas ay isang walang saysay na kapirasong papel lamang. Hindi totoong hindi buhay ang konsepto ng human rights sa mga Pilipino. Sapagkat tayo mismo ang katipunan
ng mga karapatan. Maraming salamat po at mabuhay ang Haring Bayan. Thank you.